Okay mga tol, tignan nyo itong reaction ni Quadro Alas. Talagang tuwang-tuwa sa pagbagsak ni Inoue. Sabi pa ni Casimero sa kanyang post, hahaha, Inoue yan ang hindi ko pa natikman sa lahat ng laban ko na mapabagsak sa laban. Gusto mo, try mo ulit yan sa akin. Mas magaling pa sa'yo si Tete na pinabagsak ko lang ng tatlong rounds. Pag si Quadro Alas, game over ka. May sinabi pa si Casimero dito na I told you na ko pag si Quadro Alas nakalaban mo. Tapos ang Japanese Turtle Gang. So ano masasabi nyo sa reaction ni Quadro Alas mga tol? Hindi pa naman talaga bumagsak si Casimero sa solidong suntok. Ang nakita kong pagbagsak ni Casimero na binilangan siya yung kay Ryo Akaho. Pero hindi naman solid yung tumama kay Casimero doon, parang not balance lang. Hindi katulad dito kay Inoue na solid sa pangayong suntok at bumagsak. May isang laban pa si Casimero na nag-surrender eh, pero hindi naman siya ginaganaan dun sa laban kaya parang wala lang. Hindi ata kondisyon si Casimero nun kaya umayaw. Ang pinupunto kasi ni Casimero dito yung tinamaan siya ng solid at talagang bumagsak. So ito ngayon yung tanong ng mga fans, paano daw kung si Quadro Alas Casimero ang tumama sa panga ni Inoue? Makakabangon pa daw kaya itong si Inoue? Alam nyo kasi mga tol, itong si Luis Neri, knockout puncher din kasi ito eh. Talagang may lakas ang kamao. Kaya hindi malayong babagsak din ang tatamaan ni Luis Neri. Lalo na kung solid sa panga ang patama. Yung sinasabi ng fans na malambot pala ang panga ni Inoue dahil bumagsak kay Luis Neri. Kapag malakas talaga ang kalaban at tamaan ka ng solid, eh babagsak. Lalo dyan sa lower class mga tol, hindi naman kabigatan ang timbang dyan. Kaya nga kung maglaban si Casimero at Inoue, eh, talagang may babagsak sa kanilang dalawa. Either si Casimero o kaya si Naoya Inoue. Kahit si Tang Davis, kung ilaban kay Inoue, talagang may bagsak si Inoue. Lalo na kung aakyat si Inoue sa mataas na division. Matatandaan mga tol yung hookshot ni Nonito Donaire kay Inoue nun. Parang ganyan din ang nangyari kay Inoue ngayon kay Luis Neri. Parang nagaya ni Luis Neri yung patama ni Donaire noon na bumasag sa eye socket ni Inoue. Matapos ang impresibong panalo ni Inoue kay Luis Neri, umakyat naman kaagad si Sam Goodman. Ito raw ang susunod na mga kalaban ni Inoue. Pero nandyan din si Emorodion Akmadaliev na nakapila kay Inoue. Kaya abangan po natin ang next fight ni The Monster. Sa ibang banda, binisita ko yung ranking ng pound for pound sa Ring Magazine. Number 1 pa rin si Crawford, number 2 si Inoue, number 3 si Oleksandr Usyk, number 4 si Canelo Alvarez, number 5 si Artur Beterbiev, number 6 si Dimitri Bivol, number 7 si Errol Spence, number 8 si Gervonta Davis, number 9 si Jesse Rodriguez, number 10 si Junto Nakatani. Ayon kasi kay Turki Alalshin na matchmaker ng Saudi Arabia, Inoue is a great boxer but Crawford is the number 1 pound for pound. Hindi raw malinaw kay Turki Alalshi ang ranking sa pound for pound kung ano raw ang basehan nila sa paglagay ng top 10. So dapat daw accurate ang paglagay ng pound for pound. Hindi yung malaki ang pangalan, sikat eh nilagay agad sa pound for pound. Sa ibang banda naman, Canelo versus Terence Crawford gusto ikasa ng Saudi Arabia. Possibly raw mangyari ito ngayong December, ngayong taon o January sa susunod na taon. So abangan po natin yan mga tol, matinding bakbakan yan sa 168 pounds.